Magandang umaga, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay ng kunting reaksyon sa nangyayaring investigasyon sa Senado at Kongreso. Ayan, patutungkulan po natin mga kamalayang puso itong mga resource person na naiimbitahan po sa Quadcom, lalo sa Quadcom. Ito yung nasa ano ngayon eh. Yung litis na nag-iimbestiga. Ako po ay nagtataka lang dahil karamihan po na mga manggagawa ng Office of the Vice President ay halos po ay taga Davao. Yun. Napag-alaman po natin mga kamalayang puso na itong hinahanap natin na si Mary Grace Piatos ay ito pala ay taga Davao. Ayon po yan mga kamalayang puso sa isang resource person na iniimbestigahan o dumalo sa Quadcom Committee, mga kamalayang puso. Isa pala itong Davaoan nyo. Ayon sa kanya. At nakakalungkot lang talaga para sa ating bansa na makikita. Kasi ito yung transparency, mga kamalayang puso, yung ganitong investigasyon na nangyayari sa Senado at Kongreso. Na doon sa ipinakitang resibo. Diba? Yung receipt, dalawang uri ng resibo na iisang pangalan, ngunit magkaibang perma. Diba? Napaka-questionable. Mahirap nga naman talaga ipaliwanag yun. Yung ganun. Diba? Isang pangalan, dalawang magkaibang lagda. Perma. Ito, mahirap to. Iwan ko ha, kung paano ito maipapaliwanag ng mga DPA supporter or ng mismong mga resource person. Kasi, parang nakikita na ng taong bayan eh. Kung pagbabasihan po natin yung panawagan ng mga supporter ng Duterte family na magkaroon ng people power, parang ang labong mangyari. Kasi may nakikita po tayo na nagrarally din na taong bayan na gustong impeach si VP Sara. Parang magkakaisa ang taong bayan kung mayroong din nagreklamo sa ating pangalawang pangulo at mayroon din nagrereklamo sa ating pangulong BBM, di ba? Kaya ang transparency ay makikita natin sa Kongreso at Senado. Kung natataon man na iniimbestigahan itong OBP ay kailangan sagutin nila ng ayos, ng tama yung lahat ng mga tanong. O ngayon, hindi naman kung maipapaliwanag nila yan, hindi naman agad sila makukulong. Hindi sila makukontent kung nagsasabi sila ng totoo. Diba? Hindi talaga sila makukulong kasi hindi pa naman sila, wala pa talagang totoong kaso. Pagkatapos ng investigasyon, nagkaroon na ng conclusion ng pag-iimbestiga, sakalang naman sasampa ng impeachment, kung mayroong impeachment. Sakalang magsasampa ng tunay na kaso. Pagkatapos po ng mga hearing sa Kongreso at Senado. O saka naman, isa lang natin yung confidential pa ng Pangulo. Confidential pa ng mga kongresista. Confidential pa ng mga senador, confidential pa ng mga mayor. Saka natin isa lang yun, mga kamalayang puso. Basta sagutin lang ng
ng ayos, ng tama, ng bawat naiimbitahang mga ahensya sa Kongreso at Senado. O, di ba? Kasi, iyon po yung transparency para po sa mamamayang Pilipino. Hindi po yung panggigipit sa isang ahensya. O, di ba? Si Lino Robredo nga eh. Ilang minuto lang tapos na yung ano eh. Budget hearing eh. Ilang minuto lang. O ilang oras lang tapos na agad yung ano eh. Yung mga budget hearing. Di ba? Kasi naipaliwanag niya ng ayos. O eh, naibigay naman ng COA yung maayos na maayos na pamamahala ng Office of the Vice President, former Lino Robredo noon. Oh. Ay kung napailiwanag agad yan ni VP Sara o ng kanyang ahensya, eh di hindi na sana ganito. O di sana, kung mayroon mga tinatago, hindi na nabulgar. Ay dahil nga yung unit team ay talagang nagpakilala agad sa susunod, baka hindi na kayo umakyat sa tuktok ng upuan. Dahil kayo na mismo ang nagpakita na mayroong kamalian sa inyong mga trabaho. Paala kayo kung iniwala kayo sa akin kung mayroong kamalian. Dahil hindi mangyayari yung mga ganitong sitwasyon kung walang maling nangyayari. Mayroon talagang mali. Yun ang totoo dyan, mayroong mali. At alam niyo po ng mga nanonood na taong bayan na meron pong mali. Meron po talagang mali. Bahala na po yung manonood kung sino ang gumagawa ng mali at tama. Importante, maintindihan po ng taong bayan, ang Kongreso at Senado, dyan po nakikita yung transparency. Kasi dyan pinag-uusapan yung budget. At dyan din pinag-uusapan kung paano ginastos yung budget. Oh. Yun. Peace out.